Matagal na ako nakatira sa lugar nito, simenteryo ito, pero hindi pa ako nakakita ng multo. Ako naniniwala ko may demonyo, pero hindi ako naniniwala may multo. Pero ang demonyo meron. Ang demonyo meron. After 1 year doing this business, ang Sante International, nakalipat na ako dito sa condominium na titira ko ngayon. At ang maganda nga nito, no? Sa buong buhay ko, hindi ko inaakalay na magkakaroon ako ng sasakyan. Sa totoo lang, kung makikita niyo yung buhay ko before, wala akong gamit, kahit anong gamit. Wala ko lahat yung nakikita niyo rito, wala lahat, kahit kutsara, tinidor. Kaya nagsisikap ako dito sa Sante International para sa future ng family ko. Mabago bang buhay yung tradisyon na kinalakihan namin na simula sa tatay ko hanggang sa mga kapatid ko ngayon na nandun pa rin sa squatter area. 40 years ako nakatira sa lugar na ito. Dito ako pinalaki ng aking mga magulang. 10 kami magkakapatid, 9 na lalaki, 1 babae. Marami kasi silang magkakapatid. Yun lang kung tatay niya ang naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Kaya mahirap, talaga hong mahirap. Ang laruan ho nila doon sa sementeryo kasi wala hong ibang laruan kundi doon. Hindi ko ubod na isip kung paano kami binuhay ng mga magulang ko hanggang sa kapag-asawa ko. Kung ano yung lugar na kinalakihan ko, doon ko rin pinalaki ang aking mga anak sa isang maliit na kwarto. Bisa naiyak ako, nakikita ko yung mga anak ko na natutulog sa sahig. Ang mga kaibigan ko, ayaw na nilang lalapit ako sa kanila, basa na nila na manghihiram ako para sa mga bata. Isang tindahan sa kapitbahay namin, taon na ang binilang bago ko yung utang ko sa kanila. Ilang taon na hindi ko nababayaran. Kaya pagka sinabi ko, umutang muna kayo ng itlog, umutang muna kayo ng sardinas, sasabihin sa akin ng misis ko na paayaw tayo pa utangin. Ayaw na nila magpautang pa. Meron din dumating ang punto na gusto kong mag-agaw ba ng bag ng tao. Bahala na, basta mahalaga. Huwag lang ako mahuli, madala ko sa pamilya ko. Pero sa tulong naman ng Diyos, nagkaroon pa rin ako ng yung control sa sarili ko na huwag kong gawin yung mga bagay niyan. Dahil naisip ko na paano kung mahuli ako, paano pamilya ko. Alam mo, totoo may demonyo. Dahil ako niniwala ko may demonyo. Matagal na ako nakatira sa lugar nito, simenteryo ito, pero hindi pa ako nakakita ng multo, kaya hindi ako naniniwala may multo. Pero ang demonyo meron. Kasi noong time na gusto kong magpakamatay, nasa Robinson's Galleria ako sa may gitna, sa may center, sa may fourth floor, tumitingin ako ng ganyan. Gusto ko nang tumalon. Kaya pala maraming taong gusto magpakamatay, malakas ang loob magpakamatay, kasi meron palang bulong ng demonyo. Maririnig mo ang boses niya. Ang sabi niya sa akin, narinig ko, talo na, isang sakit lang yan, tapos na problema mo. Alam niyo, pagkakaw ko sa barandilis ng baka na ganyan, pakiramdam ko, umaangat niya katawan ko, tatalo na akong ganyan eh. Yung bulong ng demonyo, yun ang narinig ko, dahil sa dami ko ng problema. Tapos miyamiya, biglang itinula ko sarili ko, sabi ko, sino yung nagkasalita? Sabi ko, sino pa demonyo ka, layuan mo ako. Then, doon ako nagsimulang magdasal, sabi ko, Lord, gabayan mo ako. Kasi kung ako lang, hindi ko kaya problema ko. Hindi ko kaya problema ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na
hindi ko mabago buhay ng pamilya ko. Gagawin ko ang lahat habang bata pa ako. Ibibigay ko ang the best. At sabi ko sa sarili ko, magsisimula sa akin ang bagong pamilyang sisibol sa pamilya Banzuela. Kung titignan mo siya, yung talagang makikita mong desidido siya sa lahat. Oo, hindi siya yung sabi, tama lalo. Hindi, desidido siya. Sumasaluto pa ako sa iyo, sabi ko sa kanya. Ating lilipari. I'm not.